Kamusta mga tropa? Anong balita? In today's episode, let's talk all about Detective Conan anime TV series. Hindi man ito na ipalabas noong 90s, sigurado naman ako nakasama ang TV show na ito na kinagiliwan natin noon. At sa mga panahong ding iyon, masasabi ko na ito ang pinaka-peak ng kasikatan ng mga anime TV shows sa ating bansa. Yun bang meron silang ipinapalabas sa umaga, then back-to-back naman sa gabi, from 6 to 7pm ata yun? Well, hindi nga lang ako 100% sure kung ganong oras nga iyon. At syempre, napapanood ito sa GMA 7. Para sa akin, mas magaganda ang mga anime na ipinapalabas dito kumpara sa ABS-CBN. In fairness naman sa ABS-CBN, meron din naman silang magagandang ipinalabas na pinanood o sinubaybayan kong mga anime TV series. Well, sana naman ay muling ibalik ang mga ganitong klaseng palabas katulad ng dati sa GMA 7 at ABS-CBN. Aba teka, sarado na nga pala ang ABS-CBN. Okay mga tropa, back to the topic. Bago ipinalabas ang Detective Conan anime series, una muna itong nailathala bilang manga series. At ang original title nito ay Case Closed. Isinulat at iginuhit ito ni Mr. Gosho Aoyama. Tumakbo ang manga series simula noong January 19, 1994. At alam nyo ba na hanggang ngayon ay ongoing pa rin ang production nito? Sa ngayon nga ay meron na itong 98 volumes. Ipinalabas naman ang anime version simula noong January 8, 1996 sa YTV na under naman ng NNS. Katulad ng manga series, magpasa hanggang ngayon ay umiere pa rin ito. Meron na itong 975 episodes sa ngayon. Una namang ipinalabas ito sa ating bansa simula noong September 10, 2001 sa GMA 7. Meron din namang manga series na nai-release sa ating bansa. At sinumulan ito noong January 2013 at ang publisher nito ay ang J-Line Comics and Marketing Corporation. Atin naman muling balikan ang mga pangunahing karakter dito. Siyempre, unahin na natin ang pinakabida, siya si Shinichi Kudo, ang pasintahan ni Ran. Bumalik sa pagkabata ang kanyang itsura nang siya ay sapilitang painumin ng lason na tinatawag nilang APTX-4869. Na nilika ng Black Organization. Siya naman si Conan Edogawa, ang child version ni Shinichi Kudo. Matapos nga ang ginawa ng Black Organization sa kanya, ay naging misyon na niya na hanapin ang mga taong may kagagawa nito upang nang sa ganun ay muling maibalik sa dati ang kanyang anyo. At sa paghahanap niyang iyon, ay marami siyang na-encounter na mga kaso. Siya si Ran Mori, ang childhood friend ni Shinichi. At sa kasalukuyan ay kanyang kasintahan. Hindi niya alam ang totoong pagkatao ni Conan. Siya ang nag-aalaga sa kanya kasama ang kanyang ama na si Kogoro. Siya si Kogoro, isang detective at ang ama ni Ran. Sila naman ang Detective Boys o Junior Detective League sa English version nito. Unahin na natin si Ai Haibara. Katulad ni Conan, nabiktima rin siya ng lason na ipinainom sa kanya. Sa totoo lang, siya rin ang developer ng laso na ito. Yun nga lang, sa pagtakbo ng istorya ay nahihirapan siyang gumawa ng antidote para dito. Dati siyang miyembro ng Black Organization at nagsisilbi bilang scientist. Siya si Ayomi Yoshida. May gusto siya kay Conan at malapit din siya kay Haibara. Siya si Mitsuhiko Chuburaya. Isang matalinong bata. Mahusay siya kapag ang pag-uusapan ay tungkol sa science at logic. At siya naman si Genta Kojima, ang self-proclaimed leader ng grupo. Hilig niya ang kumain. Well, obvious naman. Siyempre, isama na rin natin ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Unahin na natin si Hiroshi Agasa, isa siyang professor na gumagawa ng mga gadgets para kay Conan. At siya rin ang unang nakalam sa totoong pagkatao nito. Siya si Sunoko Susuke, ang best friend ni Ran. Siya si Eri Kasaki, ang ina ni Ran, at isang successful attorney. Siya si Yosako Kudo,
Ang ama ni Sinechi, isa siyang famous mystery novel author na kilalang kilala rin sa bansang Amerika. Siya si Yukiko Kudo. Ang ina ni Sinechi, isa siyang retiradong aktres. Siya si Heiji Hattori. Ang karibal ni Sinechi sa pagiging detective at best friend din niya. Kilalanin naman natin ang mga pangunahing feelings. Unahin na natin si Renya Karasuma o tinatawag nilang The Boss sa Black Organization at siya ang pinaka-pinuno nito. Kilala rin siya ng mga miyembro nito bilang Anokata. Isa siyang ma-impluensyang aristokrat na nakatira sa Golden Castle o mas kilala bilang Sunset Manor. Ang alam ng marami ay patay na siya 50 taon na ang nakalilipas. Siya naman si Ram, ang kanang kamay ni Renya. At siyempre, siya ang may pinakamalapit na koneksyon sa kanya. Siya si Jin, isa ring membro at may mataas na posisyon sa Black Organization. Siya ang nagbigay ng lason kay Sinichi. Inakala niyang nakamamatay ito, kaya ibinigay niya ito kay Sinichi. Ngunit, ang naging resulta nga ay ang pagbalik ng itsura niya sa pagkabata. Siya si Vodka, ang palaging kasama ni Jin o ang partner niya sa halos lahat ng mga misyon. Siya si Chris Vineyard o mas kilala bilang Vermont. Kilala siya bilang Master of Disguise at siya ang paboritong miyembro ni Renya. Isa rin siya sa nakakaalam sa tunay na pagkatao ni Conan at Hai Ibarra. So yun na nga mga tropa, dito ko na lang tatapusin ang kwentuhan natin tungkol sa mga karakter. Well, sigurado akong marami pa kayong naiisip na mga iba pang karakter. Please pakilagay na lang sa may comment section kung sino-sino pang mga nasa isip nyo. Medyo marami pa kasi kung iisa-isahin ko sila. Baka kasi mainip na kayo at hindi na ninyo tapusin ang panunood ng video. Dumako naman tayo sa pinaka-plot nito. Siya si Sinechi Kudo o Jimmy Kudo sa English version. Isa siyang high school detective na minsan ay nakakasama ng mga pulis sa pagresolba ng kaso. Isang araw sa kalagitnaan ng investigasyon ay natake siya ng mga miyembro ng isang crime syndicate na kilala bilang Black Organization. Pursahan nilang pinainom si Sinechi ng lason na kasalukuyan din nila itong pinag-eeksperimentuhan. Inakala nila na ikamamatay ito ni Sinechi, ngunit ang nangyari ay bumalik ang itsura niya sa pagkabata. At pagkatapos ng pangyayaring iyon ay pinalitan niya ang kanyang pangalan at nagpakilala siya bilang Conan Idugawa. Inilihim na rin niya sa lahat ang kanyang tunay na pagkatao. Namumuhay siya kasama ang kanyang kababata na si Ran Mori at ang tatay niya na si Kogoro Mori na isang private detective. Sa buong serye ay palagi siyang nakasunod kay Kogoro at sa mga kaso nito. At kapag ang isa sa mga ito na sa tingin niya ay kaya niyang malutas, ginagamitan niya ng kanyang relo na may tranquilizer needle si Kogoro upang makatulog. At ginagaya niya ang kanyang boses gamit naman ang voice changer para sabihin ang solusyon sa kaso. Nag-enroll din siya sa isang local elementary school na kung saan ay nakipagkaibigan siya sa isang grupo ng kanyang mga kaklase. At ang grupo na ito ay may pangalang Detective Boys. Habang nag-iimbestiga si Conan tungkol sa Black Organization, marami siyang nakakasalamuha at nakikilalang iba't ibang tao. Katulad ni Dr. Agasa, ang kaibigan niyang Professor. Si Sunoko Susuke, ang kaibigan ni Ran. Si Heiji Hattori, ang kapareho niyang detective. Iba't ibang police detectives na nagmula sa iba't ibang rehiyon. At kasama na rin dito si Kaito Kid. Nakilala din niya si Ai Haibara, isa ring estudyante na lumipat sa kanilang eskwelahan. At kalaunan ay ipinagtapat niya kay Conan na siya ang gumawa ng lason na nakapagpaliit sa kanya. Maging siya ay nakainom din ito. Sinabi rin niya kay Conan na hindi na siya kaanib ng Black Organization. Sumali din siya sa Detective Boys. Sa isang bihirang inkwentro niya sa Black Organization, tinulungan ni Conan ang FBI na gawing pain ang CIA agent na si Kir sa loob ng Black Organization bilang espiya. Sa totoo lang, si Kir ay isang double agent. At bago tayo magtapos, bigyan ko muna kayo ng ilang facts at trivia. Alam nyo ba na ang pangalang Conan ay nagmula o kinuha sa pangalan ng creator ng Sherlock Holmes?
siya si Mr. Arthur Conan Doyle at ang last name naman niya na Edugawa ay nagmula kay Mr. Edugawa Ranpo. Bale, pen name ito ng isang tanyag na Japanese fiction writer. Ang totoo niyang pangalan ay Taro Hirai. Alam niyo ba na may isa pang dibangan si Conan? Bukod sa pagiging detective at paglutas ng iba't ibang kaso, hilig din niya ang larong soccer. Hindi lang basta hilig, napakahusay niya rin sa larong ito at minsan ay nagagamit pa niya ito bilang pang-atake o pang-depensa sa mga kalaban. Alam niyo ba na nag-team up silang dalawa ni Lupin the Third? Hindi lang isang beses, kundi dalawang beses. Ang una ay noong 2009 sa isang TV special na may title na Lupin the Third vs. Detective Conan. At ang ikalawa ay noong 2013 na may halos kaparehong titulo. Ito ay Lupin the Third vs. Detective Conan The Movie. Sa movie na ito ay umiikot ang kwento kay Conan at ang pagtangka niyang paghuli kay Lupin. Habang si Lupin naman ay sinusubukang makuha ang sikat na hiyas o mas kilala sa tawag na Cherry Sapphire. Alam niyo ba na naging asawa ni Mr. Goshu Aoyama ang nagbigay boses kay Conan? Siya si Minami Takayama, isang singer at voice actress. Ikinasal sila noong May 5, 2005. Ngunit tumagal lang ng higit 2 taon ang kanilang pagsasama at nag-divorce nga sila noong December 10, 2007. Alam nyo ba na ang Detective Conan anime TV series ay una dapat nilang idadub sa wikang Ingles? Ito ay magiging parte ng original Fox Kids lineup. Ang Fox Kids ay isang children TV channel sa Amerika. Ngunit hindi natuloy ang pagdub nito sapagkat karamihan sa eksena sa series na ito ay naglalaman ng tungkol sa homicides. Please comment down below mga tropa kung may additional info at correction kayo sa episode natin ngayon. So yun na nga mga tropa, hanggang dito na lang. Kung may topic kayo na gustong isuggest upang talakayin sa mga susunod na ipapublish ko na videos, magkomento lang kayo sa may comment section. At kung natripan nyo mga tropa ang content na katulad nito, please subscribe to my channel. Pwede rin kayong mag-like at mag-dislike. See you next time. This is Matsuki Mats, signing out.